Hi, Kabayas. So, this time, nasa ibang setting muna tayo. Dito pa rin sa office. So, it's time para sa Week 7 MPL Season 9 Predictions. Medyo hinaan ko lang ng onti yung boses ko kasi maraming tao dito at baka marinig tayo. Pero, game. Bago magsimula lahat, shoutouts muna. So, binabati ko si Channel TV. Pa-seminar ka kay Mang Kepweng. Roughly siya. Idol. Hahaha. Pa-shoutout na rin. Pinabati kita. Channel na. TV pa. At binabati ko naman next si Boss Manjin. Pa-shoutout. Pa-shoutout naman sa sarili ko. Lapit na birthday ko at pati sa jowa ko na si Princess Diane. Shoutout muna din. Shoutout sa'yo, Princess Diane. Happy birthday. Mahal na mahal ka ni Mark Joseph Ramos. Shoutout sa'yo. Finally, binabati ko si Tetsuki. Aga ko po. Good for you. Congratulations. Napaka-aga mo. Tapos na ang shoutout segment. Punta na tayo agad. Predictions, Week 7, MPL Season 9. Okay, G. So, wala akong phone this time. Actually, nasa harap ko yung schedule. So, medyo titingin-tingin ako doon kasi hindi ko kabisado yung schedule, guys. Okay. So, para sa unang laban, April na pala agad. April 1, TNC versus RSG. Parehas powerhouse teams. Labanan sa upper bracket. So, mataas ang possibility na 2-1. Pero kung papapiliin ako, I think mananalo ang RSGPH. 2-1 para sa RSG. Since mas maganda yung mga naging games nila at mas madami, tapos pwede sila magpalit-palit na hindi pa pwedeng malaman ng TNC kung sino ba yung paghahanda nila. Okay? Game number 2, Onyx versus Omega. Much needed win para sa side ng Omega. Dahil pag nanalo dito yung Onyx, ay parang isi-seal the deal na nila. Okay. So, since gusto ko pa ng mas interesting na story sa MPL, pakiramdam ko, mas interesting to kung mananalo ang Omega. So, Omega, 2-1. Okay? 2-1 para sa Omega. Okay. Next game, day 2. Ito yung napaka-importanting series. Blacklist International versus Bren Esports. Kasi, okay, wait lang. Wala yung schedule. Ayan. Pag nanalo dito ang Bren, ay magkakagulo talaga lahat. Okay? So, I feel na pwedeng manalo ang Bren eh. 2-0 versus Blacklist International. Hindi pa naman mahahabol ng Bren yung Blacklist, pero talagang magugulantang lahat. No? So, 2-0 Bren Esports. Next game, Echo versus RSG. RSG week pala ngayon. RSG yung may 3 games ngayong linggo. So, kailangan manalo sila ng manalo kung gusto nila makuha yung upper bracket slot. Kasi, labanan sa upper bracket yung tatlo eh. TNC, RSG, sa Echo. Okay. Pero this time, ibibigay ko ang panalo sa Echo. 2-1. Echo Philippines. Okay. Next game, NXPE versus Omega. Again, kapag nanalo dito yung NXPE ng kahit 2-1 or sabihin nating series, ay pwedeng mag-secure na yung NXPE. Ganon kadali yung opportunity para sa kanila. Kasi 17 na lang kasi yung Bren eh. Yung max points ng Bren. At I think 16 ata ang NXPE or 15. At kapag naangatan nila yung points na yun, sure na sila. Okay? So, NXPE versus OMG. Feeling ko NXPE. 2-1 NXPE. No? Yeah. Tapos, nandahil doon, pwedeng mag-secure na yung NXPE. Okay, day 3. TNC versus Onyx. Mahirap na laban. Pero much needed win for Onyx. Kahit matalo na yung TNC, okay lang eh, no? Pero natalo kasi yung TNC laban sa RSG last time. So. Pero ibibigay ko muna this time sa Onyx. 2-1 Onyx. Kailangan din ng Onyx ng points. And finally, Blacklist International versus RSGPH. May hirapan yung Blacklist dito kasi mainit yung galaw ng RSG eh. Kaya feeling ko RSG ito, pero makakaisa ang Blacklist. 2-1 para sa RSG. So talagang tataas pa yung points ng RSG.
Diyan natatapos mga kabayas ang aking predictions para sa linggong to. Week 7, malapit na matapos ang regular season. Comment down below your thoughts kung sino sa tingin nyo yung mga mananalo at ilagay nyo na din yung shoutout ninyo. Disclaimer nga lang pala, medyo magiging maingay yung mga next few videos natin kasi hindi na ako madalas sa bahay mag-shoot. So meron na tayong mga iba't ibang tunog na maririnig. Well, ganun lang talaga. Big shoutouts to Logitech G, Alaksan FR, Realme, kay Benevolent Gaming at sa ating editor na si Ironmark Gomez. Maraming salamat sa panonood, guys. And kita-kits this week. Importante na lahat ng games. Yeah.